guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba ang pamamaraan para lalo tayong swertein sa buhay? Today is Friday, kaya kailangan po nating mag-burn ng ating dahon ng laurel. Depende po sa inyo, hindi naman po kayo Friday or Tuesday, pero pag sa akin po, talagang ginagawa ko po to every Tuesday and Friday. Kaya po, magbaburn po tayo para lalo tayong swerte ng buong sasapit na linggo. Yan, mamaya po. Ngayon po guys, manood po kayo ng aking video at tuturuan ko po kayo ng mga iba-ibang pamamaraan para lalo po tayong swertehin sa buhay. Unang-una po, kailangan maging positive po muna tayo sa ating buhay. Huwag po tayong nega, huwag po tayong isip ng paano bukas, paano yung ganyan. Yung mga pangit po, iwasan po natin yan or huwag po nating gawin. Kasi yan po ay yung mga negative nating naiisip at mga gulo-gulo, mga problema. Yan po ang humaharang sa atin sa swerteng paparating. Kaya po kailangan ipagpasa Diyos na lang po natin, bahala na si Lord, di naman tayo pababayaan niya. Napakarami ko pong patotoo sa mga ganyang sitwasyon na yung mga panahon pong yon ay talaga namang nakakaiyak isipin na talagang lukluka sa mga problema. Tapos lagi ka pong nag-iisip na paano tayo, paano na lang yung ganyan. Ngayon, siyempre, hindi ko naman din alam. Kaya nga po tayo nagtatanong at namumblema, hindi natin alam kung anong solusyon. At hindi rin po natin malalaman kung ano po mangyayari bukas. Kaya po, kumbaga, bahala na si Lord kung anong mangyayari bukas. Ganun na lang kasi kung once na isipin nyo po yan ang isipin, papasok ang mga negative sa inyong isipan. Kayo ay kumbaga, parang lagi kayong pagod. Tapos, kahit na kumpleto naman ang inyong tulog or hindi kayo makatulog dahil sa kung ano-ano mga iniisip ninyong problema. Diyan po yung nagsisimula yung mga negative, tapos yung mainit na ang ulo mo. Pag kinausap ka, pasinghal ka na lagi. Tapos lagi ka nag-iisip ng kung ano-ano mga problemang hindi mo naman dapat nang isipin. Ayan, yun ang mga pangit po talaga sa isang tao kapag masyado kang nega. Kaya kailangan, bahala na si Lord pagdasal mo. Tapos, magawa ka ng mga gantong ritual kasi yung mga ganto pong gumagawa ng ritual para nagkakaroon ka po ng pag-asa. Yon. Pero syempre, una talaga yung Panginoon. Tapos yung mga ganto, halimbawa may lucky charm ka, isipin mo, may lucky charm ka, hindi ka mapapaano. Yung mga ganon, para think positive, di ba? Kaya po tayo gumagawa ng mga gantong ritual. Tapos po, mas mainam, kung kayo po ay kakaibigan or huwag nyo naman i-please yung sarili mo sa mayayaman. Ibig ko lang po sabihin, doon sa mga positive na tao, yung masasayahin, doon ka po na magditiket, huwag po doon sa mga nega. Kasi pagka yun yung mga nega, nag-iisip lagi ng kung ano ng problema, mahahawahan ka. Kaya mas mainam na doon sa mga masasayahing tao at saka mga may halimbawa, hindi ko masinabing sa mayayaman ka dumikit ha, pero syempre magkakaroon ka ng mga idea doon at saka sila masasayahin dahil sila ay mga may igina ang buhay, kumbaga positive lagi sila kaysa doon sa mga luklok sa problema. Kung syempre hindi rin natin maiwasan, meron tayong kaibigan na may problema, payuhan mo pero isang payo lang at sabihin mo sa kanya na tama na, huwag kang maging nega, basta ipagbaubaya mo na lang sa Panginoon yan. Ayun, mga ganun na lang payo, pero huwag lagi-lagi ha, basta kasi pag once na lagi-lagi nyo yung pinag-uusapan yung mga ganyang problema, yung mga negative na ang sumasapi sa inyo, yung darating sa inyo, panay negative na, hindi na mga positive, kasi pagka once na lagi-lagi na lang yung ganun na pinag-uusapan nyo, panay problema, ay nako, sinasabi ko po sa inyo, hindi po matatapos yan. Pero once na itaas mo na lang yan sa Panginoon, bahala na, tapos gumawa ka ng mga ganitong ritual. Yung para mang natutuwa ka, na relax ka lamang, na ikaw ay may parang may inaasahan, gumagawa na ako ng ganito, so swertehin na ako. Yung mga ganon tipo, kaya mas mainam na gumawa po tayo ng mga ganitong lucky charm para alam natin na tayo'y suswertehin. Kesa sa talagang totaling wala,
nananalig na lang tayo. Maigi naman po yung nananalig talaga sa Panginoon. Kaya lang, nakakatuwa po guys, pag po may mga ganito kang mga lucky charm, mga ritual na ginagawa, hanggang sa mapansin mo, abay, ang gaan-ganang daloy ng aking buhay. Wala naman po masamang maniwala, lalo't kamumura nang naman po ng aking mga tinuturo. Kumbaga, hindi po muna tayo magtuturo ng mga mamahali. Kasi gusto ko po yung mga abot kaya ng ang mga nanonood sa akin, ang mga ginagawa, yung mga tinuturo ko po sa inyo, kagaya ng dahon ng laurel, asin, magkano lang naman po yan, kandila, kandilang green, yung mga kung ano nung mga star anis na 20 pesos lamang. Ayan to, nasabi ko pa nga siya, star anis. Ako po yung maraming nasa papalipaligod ko lamang ng mga ganyang, may mga scent. Iyan po kasi yung mga, kagaya po, diba, laurel, mabango po yan. Pag ito yung inilagay mo sa pagkain ay napakabago ng inyong adobong manok, di ba? Ganon din po ang star anise. Kapag kayo ay nagmarinade ng ipa-fried chicken nyo, kasi dati po na kami ay nag-manage kami ng restaurant ng aking kapatid, minamarinade po yan ng chef star anise, tapos halo-halo na po yan yung mga nor seasoning. Ay kasarap-sarap naman ng lasa. Yan po yung mga ganyan. May mga amoy po yan. Yan po ay makapangyarihan din sa mga gumagamit po ng mga ganito. Ayan. Ngayon, ito po, isi-share ko na sa inyo. Ito po ay ginagawa talaga kapag ka bago mag-Chinese New Year or Chinese New Year sa mismong araw pong yon. Pero once na lumampas na po yon at gusto nyong gawin, pwede rin po to basta itataon nyo na kabilugan po ng buwan at araw po ng Martes at ganun din ang Biyernes. Ngayon po, kumuha po kayo ng isang lalagyanan, isang jar na meron pong taklob. Ngayon, ako meron po kayong kaibigan, yung hinahangaan nyo ha, yung tipong mayaman po siya, gusto nyo ang balang araw ang buhay mo ay maging kagaya niya, doon po kayo hihingi ng lupa sa mismo loob, hindi po doon sa labas ha, kailangan doon po mismo sa may-ari, humingi po kayo ng lupa doon po sa loob kukunin, hindi po pwede sa labas ng kanyang halaman na mas mainam kung ito ay lupa na magmula sa mayaman, talagang tanyag na tao, mas mainam po yung ganun para malahiran po kayo. Yan po ay napakabisa, may kakilala po kung ganyan, ay talaga namang, tsaka may celebrity rin po nag-share nito, si Christine Bersola. Yan po ang lagi niyang ginagawa, ritual niya po yan hanggang sa dumami na dumami, hanggang siya ay nakapunda ng mga lupa at nakapagpatayo ng iba't ibang negosyo. Yon, naging ka-level na rin niya yung taong kinuna niya ng lupa. May kakilala rin po ko at kaibigan na talaga naman super effective, at ganun din po yung aking family, yung aking sister at aking nanay. Yan po ang lagi pong ginagawa, ay talaga namang super effective. Ako po yung nag-try din. Ang kinunan ko pa po ay si Mayor dito sa amin. At nagtaka pa nga yung mga bodyguard, kasal ko, kuya, pahingi naman ng lupa dyan, anhin mo. Sabi ko, igagamot ko lamang doon sa ano, kasi may nakapagsabi manghuhula na yun daw pwedeng panggamot basta't galing sa mga mayor. Kasi syempre, ang yaman ng mayor dito sa amin, ay di doon ako kumuha. Tapos, inilagay ko siya sa likod ng pintuan ng aming kwarto, pwede rin sa inyong main door para maka-attract siya ng charm. Diba, lalo na yan kilalang tao, mayaman. Yun ang inyong mga kukunan. Kumbaga, kayo na pong gumawa ng the moves kung paano kayo makakakuha ng lupa doon sa loob ng ano, kasi ganun ang the moves ko. Kunwari, ganun nga, na kailangan ipanggamot. Kaya yun, nagbigay naman yung lalaki kay kuya, pakipuno-puno yan dyan. Pero maliit lang yung jar namin, ganyan. Ganyan siya na, ano lang siya, plain na, pure, ano. Pero nasa inyo po yun, kung ano pong, basta malinis na jar, yun pong inyong paglagyan. Ay di ganun nga, pinuno-puno po niya yun. Sabi ko, kuya, dami-damihan mo nga. Tapos yun, sakto po, mabait po yung bodyguard nga ni Mayora, ay pinuno-puno siya. Pagkatapos po nun, iyon ay pwede nyo pong lagyan sa ibabaw ng ilang butil ng bigas, or lagyan nyo po ng isang coins. Halimbawa, ang coins ay piso na silver, or 25 po. Alam nyo po yun, yung 25 na, ito po yung lagi ko pinapakita, 25. Kasi ang 25 ay sign of happiness. Di ba po pag Pasko,
maligaya po lahat ang tao dahil nga marami silang pera, maraming bonus, nagbibigayan, kaya happiness po yan 25. Pwede niya rin po lagyan nito kahit tigi-tigisa lamang, tapos yung bigas po kahit mga ilan lamang. Or pwedeng huwag niya na rin po siya lagyan basta purong lupa na galing sa mayaman tao kasi yun po yun ay napakaswerte. Yun nga po din na yung pera, kunyari ay kayo nabigyan at alam mong yung taong yun ay napakayaman, magtira ka kahit isa. Lalo na po at ang ititira mo ay mas pinakamataas na pera sa lahat. Diba? Ang pinakamataas natin pera ay 1,000, yung 1,000. Mas mainam na ito po hindi nyo gagastusin ng buong taon. Basta galing po sa mga mayayaman na ganyan para po maanggihan kayo na kanilang swerte, na kanilang yaman. Yun po yung mga magagandang mga pamahiin na talaga naman nakaka-attract din ng pera. Yun, tapos yung lupa po ninyo ha, kasi po alam ko may magko-comment na naman kung saan po yan ilalagay uli. Yan po ilalagay nyo sa kahit isang jar lamang po siya. Pwede po yan ninyong ilagay sa inyo pong main door sa likod ng pinto or doon po sa inyo pong master bedroom sa likod ng pinto. Ayan, yun para maka-attract at maanggihan kayo ng swerte. May kakilala po akong kaibigan na ganyan, ay ganyan-ganyan din po ang ginagawa. Alam niya po yung mga ganon sitwasyon, yung mga ganon ritual. Alam niyo po, una po yun talagang, hindi naman po sa pang-ano eh, mangka-level lang din naman kami na hindi naman ganon kayaman. Talagang kilala ko ang kanyang pamumuhay. Ay di, meron din po siyang ganon, may nakapagturo sa kanya. Aba, ngayon, ang ganda po ng kanyang negosyo. Pagkatapos, ang dami niya na pong napundar na mga lupa. Ganun din ang yung negosyo po niya, nagkaroon ng marami ng branch. Ang negosyo po niya yung mga ice cream, yung mga soft ice cream. Kaya ang dami pong branch na niyang meron noon. Talaga naman patok na patok at talaga napakaswerte niya na sa negosyo mula din ang ginawa niya yung ganun ritual. Pero yung lagi ko po sinasabi sa inyo, syempre yung mga ganyan, kumbaga pampalasa lamang sa ating pagkain. Talagang unang-una pa rin talaga ay ang Panginoon. Kumbaga kung tayo nagluluto nga ng gulay, yung lagi ko yung na-example sa inyo, ay ang Panginoon ay ang gulay at itong mga ganitong ginagawa natin ritual ay sangkap lamang para sumarap ang ating niluluto. Parang ganun din ang ating buhay. Para maging mas maganda, mas mabilis ang pasok ng swerte. Di ba guys? Wala namang masama doon. Kaya ngayon, kumuha po kayo ng kalendaryo, tignan nyo kung kailan po yung kabilugan ng buwan at itataon nyo ng Martes or Biyernes at mag-isip-isip na kayo kung kanino po kayo mayaman na taong kukuha sa loob mismo ng kanilang ano. Bahala po kayong gumawa ng the moves kung paano po kayo makakakuha kasi ganun yung aking the moves para makakuha ako ng lupa doon sa loob. At syempre, hindi naman ako pwedeng pumasok doon, nakihingi lamang ako. Ayan, kayo na po ang bahala. Mag-isip-isip na kayo kung kanino kayo hihingi. At good luck po sa inyo lahat. Siyempre, habang yan ay inyong inilalagay sa inyong likod ng inyong main entrance or sa inyong kwarto, kayo mag-wish lahat ng mga magagandang wish. Ay wala naman po yung bayad. Lahat po ng magaganda ay sabihin nyo na dyan. Gusto kong maging ganto, gusto kong magkaroon ng ganyan, ganon. Basta ganon. Huwag pong may sana ha. Pag kayo po ay nag-wish, mas mainam na wala pong sana. Tanggalin nyo po yung sana. Tapos, pag may nangutang sa inyo, huwag nyo pong sasabihin wala kayong pera. Huwag po kayong paladaing. Kung halimbawa, totoo naman talagang wala, ay magdahilan na lang kayo ng mga iba, pero huwag po yung padaing. Yung basta bahala na kang gumawa ng damos na hindi kayo dadaing. Tapos, yung tipong siguro, meron ako ngayon, kaya lang, ito yung may pagkagastusan ako. Yung ganon, huwag nyong sasabihin, anak ko, ako yung ganyan, ako yung ganon. Pasensya ka na, huwag pong ganon. Kasi lalo't meron kayo, ay naku, magkakatotoo po yan. Basta kung ano pong ating sinasabi sa ating dila, yan po ay makapangyarihan at yan ay kailangan yung mga ganong pagdaing ay iiwasan po natin kasi magkakatotoo po yan or lalo po tayong maghihirap. Kaya huwag po natin sasabihin po yung mga ganong sitwasyon. Kung kayo ay wala naman talaga, ay mag-ano na lang kayo ng mga ibang salita na hindi yung mga sobrang hikahos, yung mga ganyan, talagang sa edge, yung mga ganyan, wag na wag. Kasi yan po ay lalo po kayong masasaid. Basta mag-isip po kayo ng mga ibang segue na talaga namang hindi yung pagdaing. Kasi magkakatotoo po yan or lalo kayong maghihirap.
Yan ang mga the moves na iiwasan ninyo kasi yan po ay makapangyarihan na talaga namang magkakatotoo. Lalo't lalo na kung talagang wala, ay nako naman, eh nako. Basta bago-baguhin nyo po yung mga ganyan sitwasyon sa mga simpleng bagay na pagbabago ay napakalaking tulong po sa atin. Nilangon po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Gawin nyo po yung itong mga ritual na to. At sinisigurado ko po sa inyo, hindi po matatapos nung taon na to. Kasi habol pa po tayo, 6 months pa lang ang nakakalipas nitong buong taon. Habol pa tayo, hindi matatapos nung taon na to. Ay nako, uulanin po kayo at siksikliglig at umaapaw na biyaya mula sa Panginoon at sa mga ritual natin ginagawa. Thank you po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing!